Hello guys! Back tayo sa garden. Oh, ang dami kong gabi. Sa ilalim niya yung aking sili. So, ito yung ways, madali lang magpatubo ng sili. Pero pag yung sili niyo matanda na, inabot na ng 7 months or 4 months, pagkatapos niya mamunga, yung iba dyan namamatay. So, anong gagawin natin para hindi siya umabot sa mamatay tapos hindi ka na ulit mag-start sa buto kasi mas mahirap yun. Ang gagawin natin, paano natin pababatain yung sili natin na hindi na natin kailangan magtanim ng sili ulit. Para hindi na tayo bumalik sa buto, tapos ang gagawin nyo lang is i-wait nyo lang siya. Pag mas matibay na yung ugat niya, mas madali siyang dumami. So, kung gusto nyo malaman guys kung paano ko pababatain yung sili na hindi mo kailangan mag-start sa buto, no? Yun yung tawag nila yung parang yung tawag nila doon is yung ano, graft. Hindi siya grafting pero cuttings din yung technique, no? Ito natutunan ko to dun sa isang matanda din na napanood ko sa YouTube kung paano niya pinapabata yung sili niya para hindi tayo tanim ng tanim, no? Yung iba pwede niya ibalik sa bahay niyo. So tara guys. Oh, hello guys. So ito yung isa kong sili, no? Itong sili ko, tabi niya yung nilipat ko siya dito sa tabi ng malayo, medyo malayo. Basta hindi naman kailangan ng sili ng maraming lupa, no? So ito yung sili ko guys. So ang gagawin natin, harvestin natin yung iba niyang, na-harvest ko na yung ibang ano nito bunga. Kunin natin yung the rest niyang bunga, no? Ayan, katulad niyan. Kunin natin siya. Tapos, kung ito, medyo may bulaklak pa siya sa unahan, ayan, no? Meron pa siyang ibang bulaklak. Ang gagawin nyo, ititrim nyo na lang muna yung mga ilalim niyang sanga ito. Ayan, trim natin siya. At tulad ito, medyo natuyo na yung sili niya. Ayan, no? Natuyo na siya. Ayan, tagalin natin yung sanga na yan. Saka ito. Oh, ayan, yan, yan. Yung sanga niya na to. Yun, no? Yun. Yung sanga na yun, tanggalin natin. So, tanggalin natin. Alright. Eto guys, yung isang example ng sili, ayan o, medyo tuyo-tuyo na siya o. Kasi bagong transfer ko rin to. Saan ba yung araw? Ayan siya. So ito yung sili na to. Ito, itrim natin to kasi bagong transfer eh. Pag bagong transfer yung sili nyo, binabawasan nyo yung sanga. Bawasan natin yung sanga. Tulad nga ng sabi ko guys, ito yung sili ko na kalilipat ko lang sa lupa kasi nasa loob siya ng bahay ko habang malamig pa yung panahon. So nililipat ko siya sa lupa, then inililipat ko ulit sa paso pag lumalamig ang panahon. Eto guys, nakakita ako ng pantrim. Kailangan talaga yung pantrim na ano eh, na gunting para mas mabilis. Ayan, ayan na siya oh. So tanggalin natin yan, no? Ayan siya. So na-trim nyo na to. Kailangan ito laging itong may dilig kasi pag hindi nyo nadiligan, ang mangyayari dyan, mabilis siyang malalanta din lagi. Ito yung best example ng sili ko guys, 3 years old na to. Kina-transfer ko sa lupa pag winter, pag summer, kina-transfer ko siya sa loob ng bahay pag winter, lalagay ko ulit sa bucket. Tapos pag summer, ito siya, balik siya sa lupa. So ito, nakita niyo naman may mga sili sa dyan. Pwede niyo nang ikat to, tapos sabay, ang gawin na lang natin, tanggalin na lang natin yung sili, pang suka nyo na yan. Iyan mismo ito, trim nyo. Trim nyo na yung mismong pinakasanga nyo, no? Ayan. Tirahan nyo ng dahon guys, kasi para mag-process pa rin siya ng photosynthesis. Ayan, ito, isa pa to, yung area na yun na merong sili, no? Ito medyo ayan. So harvestin natin yung mga sanga na may sili. Ayun na siya oh. Marami-rami din to. O di ba? Ayun siya oh. Yung sanga niya na maraming sili. Ayun, pangsuka niya na 'yan. So ito siya guys. So balik tayo no. After ilang months ganto 'yan. So ito yung na-trim natin no. Ito yung sili ko guys. Ito yung sili ko guys na na-trim ko after sabi natin 3 weeks to 2 weeks ganyan. Na-trim ko na to. Ayun oh. Yun yung mga nalanta-lanta niya na yung una ko na-trim, nakita nyo? Ito yung sa mga example niya. Ayun na siya oh. May bago na siyang sibol. Pakita natin bagong sibol. Ayun. Ito na siya yung dati niyang old leaves niya oh. Ito siya. Ayun oh, may bagong sibol. Lumalabo ha. So tingnan natin oh. Ayun siya oh. May bago na sibol obviously. Ayun oh, may bagong sibol. Ayun. Yung ilalim niya, ayun oh, maraming bagong sibol yung ilalim. Ayun siya oh. So mas mabilis siyang sumibol ng panibago. Ito naman yung sili ko na medyo pumangit to. Ang ginawa ko, tinrim ko rin siya. Ayun siya, may bago siyang sibol, guys. Ito after 2 weeks or 3 weeks lang to. So magkakaroon siya ng bago, no? Ito naman guys, yung isa kong sili, bell pepper naman to. Ayan, obviously naman bagong trim. Ito yung mga luma niyang dahon. Ayan, no? Tanggalin natin. Ayan siya, bagong trim. Ayan, 3 weeks, kalilipat ko lang sa lupa. Ayan na, may bago na siyang tumutubong sili. Ay, sili. Dahon. Pakita natin iba dito. Ayan. Ayan, no? May bagong sibol na. So ito naman yung isa kong sili, no? Ito siya. Bagong sibol din to guys. Ayan, no? May mga bagong sibol siya. Ayan, ayan siya. May bagong sibol. Ito naman yung bago kong transfer to guys sa lupa kasi summer. So hindi ko muna kinat ko yung iba niyang branches. Ayun yung iba niyang branches kinat ko no. Ayun siya. Kinat ko yung pinakailalim ng branches niya. Tinira ko lang to guys, ito yung pinakaibabaw niya. So
matandain ko muna to, papalakihin ko muna tong bunga niya bago natin igupitin yung pinaka, yung ditong branch niya, no? But anyway guys, ito yung iba kong sili na matatanda na rin, no? Ayan siya. So marami siyang bagong sibol. Wala pang 1 month, mga 3 weeks or 2 weeks, makikita niyo may mga bagong sibol yan sila. Ganyan. Ito rin, ito yung sili rin na to. Oh, tinan niyo, matanda na yung pinaka stem niyan. Ayan siya, may mga bagong sibol. At guys, ito na yung progress ng sili after 2 months. Yung nakita niyo na una na pinagkakat ko, then after mga 3 weeks, meron na siya mga bagong sibol. Ito na siya. After 2 months or 2 months and a half. Ayan na siya. Oh, mas marami na siyang dahon. So this time, nakita niyo yung dahon niya. Pakita, ay, lumalabo talaga ah. Pakita natin dahon. Ayun o. Oh. Ay, yung pinakasibol niya, di masyado makita eh. Okay, sa ganito. Ayan, pakita natin yung sa pinakasibol niya. Ay, yung sibol niya guys, meron ng mga bunga. Pabulaklak na. Ayun o. Oh. Ito katulad nito o. Oh. Meron na siyang pabulaklak na nagsisimula. Sa ganyan, kaliit pa lang. So yung sili niyo, bumabata talaga no. Ayan ang gamot sa pagpapabata ng sili. Eto yung iba kong sili. Yan, after 2 months, ayan na siya o. Oh. Malagang malago na siya, marami na siyang dahon-dahon. The more na marami siyang branches, mas maganda. Kasi, it means na maraming chances na magkaroon ka ulit ng bagong sili. So, hindi mo kailangan itanim ulit yung sili mo. Magtanim ka ulit ng seedlings. Kasi mas matagal ang seedlings. Eto naman guys, after 2 months, yung aking mga bell peppers na nilipat ko, no? Ayan siya, obviously, nakita nyo naman yung stem nila, matataba. Kasi matanda na to eh. So, ginupit ko lang siya, tapos tin-transfer ko na lang ulit. Dito tayo sa mas malapitan guys, no? Ayan siya. Nakita nyo naman yung ating bell pepper, no? Mas marami siyang sanga. At yung sasanga niya, yun, kitang-kita, meron ng mga pabulaklak. Ayun siya, oh. Medyo may, ang gulo ng camera ko, ah. Nanggigigil ako sa'yo, ha. Ah. Ayun siya. Dito natin pakita, no? Yung pinakasibol niya, guys, ito. Ayun, oh, yung pinakasibol niya, sa ganyang kaliit, yun naman. Oh, meron na kagad pasibol na bunga, oh, bulaklak, panibago. Sa ganyan na, fresh pa lang na pagkasibol niyang ganyan, pag tumutubo na yung mga bago niyang dahon, sa ganyan niya kapunggok, nagpuproduce siya kagad ng bell peppers. So ito siya after, punta tayo dun sa mga pinatubo ko na no, after hierarchy kasi yung ginagawa ko guys, hindi ko sila pinagsasabay-sabay para may sunod-sunod akong harvest every month kasi I love bell peppers and peppers too, hot peppers. But anyway, ito na yung peppers ko after 2 months. So 4 months in progress. Ito na guys, in 4 months in progress, ito na. Oh, matangkad na siya. Tingnan niyo naman ang dami niyang bunga. Okay. Ayun oh, ang dami niyang bunga. Ayun yung tingin ko ang bunga. Ayun yung iba. Nakita nyo naman, ang dami niyang bunga, guys. Oho. Sunod-sunod yung bunga niya. 4 months in progress. Yan siya. Ito yung isa na medyo mabagal kasi. Pero ito guys, hindi ito mabagal. Actually, kakaharvest ko lang nung, ayan o, kakaharvest ko lang isang bell pepper dyan. Pag the more na hinaharvest nyo siya palagi, the more na mas mabilis siya magproduce ng bunga. Kaya kailangan, kain din kayo ng kain ng ganyan. Ito yung isa kong puno, guys. Mahilig kasi ako sa bell peppers talaga. Kinakain ko to ng raw kasi matamis to eh, itong bell pepper na to. Ayan yung isa niyang bunga. Ayan yung isa kong puno, no? So, meron akong 4 na puno dito, guys. Ayun sila, punong-puno ng bell peppers. At guys, of course, yung pinutol-putol kong sili, no? Ito na rin siya after 4 months in progress. Ayun na siya. Ito na yung puno ng sili niyo, guys, oh. Kita niyo punong-puno ng sili. Punong-puno siya ng bunga. Ayun yung iba sa baba, tapos ito yung iba sa taas niyang bunga. Oh guys, oh, ito yung isa kong jalapeno peppers. Ayun siya. Pero ibang uri din to ng peppers. Kung gusto nyo maghalo yung mga peppers nyo, gumawa kayo ng hybrid. Pag tabi-tabihin yung peppers, yung matamis yung peppers, aanghang yan. Pag tinabi nyo sa maanghang na sili. So ito na siya guys, oh, yung isang peppers ko naman. Ibang uri, tinabi ko siya sa jalapeno peppers. Kaya medyo mas malaki yung peppers na to. So tinabi ko rin siya dito sa isang peppers na to, yung mga pula. Etong puno naman to guys, puno ng napakaliit lang niya na sili sa paggugupit-gupit ko. Tingnan nyo naman, ang liit niya, pero ang dami niyang bunga. Ganyan, oh. Ang liit lang niya, pero hitik talaga siya sa bunga. Kasi the more na tinitrim niyo yung peppers niyo, mas mabilis siyang mamunga. So ito, dahil marami naman bunga itong isa na to, no. Ang ginagawa ko dito guys, ito, para continuous yung bilis ng dami niya. Itong stem na to, yan, gugupitin ko yan. Oh, ito yung stem na maraming bunga. Kasi ang mangyayari, magpuproduce siya ng panibagong stems dyan sa ilalim. At the same time, parang pinapabata mo na rin yung sili mo at the same time. So, the more na tinitrim mo yung sili mo, the more na hindi siya masyadong malalanta, hindi siya masyadong tatanda. So, trimming is the key. Yun. Kung nagustuhan niyo yung video ko about this, tara. Tanin tayo ng sili, guys. Ito yung iba ko pang sili, guys, no. Ayan siya. Gusto ko rin itong pabatain, kaya pag hinaharvest ko sila, sabay putol na rin ang sanga. Ganon. Ganyan, no. Pag harvest, sabay putol ng sanga. Para the same time, lumalaki siya at the same time, tawag dito, nagiging bata rin siya. So, hindi mo na problema. Ayun na siya, oh. Harvestin natin yung sili.
ganyan ako mag-harvest. Yung iba minsan, ginugupit ko talagang isa-isa, pero most likely, ito yung natutunan ko dun sa YouTube vlogger na si Manong. Maraming subscriber yun eh. Totoo nga, no? Based on experience, ayan siya. Kailangan, itrim mo yung sili mo. Ayan, trim na ulit natin to. Hindi pa rin ako natapos sa pagtitrim, no? I love sili kasi I love ano, chili garlic sauce. Kung hindi nyo pa napanood guys yung chili garlic sauce ko, kung paano ako gumagawa nun, ilalagay ko yung link below o kaya dun sa aking YouTube stand. Sa susunod na video, makikita nyo yung paano gumawa ng chili garlic sauce. Ayan siya guys. Eto. Harvest muna na tayo ng sili. Tapos, pakipanood yung aking chili garlic sauce para masarap. At marami din akong videos dito about sa sili, paano ko siya tinatanim, mga ganun. At saka ibang halaman din. Thank you guys. Oh guys, kung nagustuhan nyo kung paano pabatayan yung sili, ang background ko ay sili. Yan na, ang init kasi. Anyway, kung nagustuhan nyo paano pabatayan ng sili, this time, ang papabatayan nyo naman yung sarili nyo. Kain kayo ng maraming sili kasi nakakabata yan. First thing, napakaraming... Busy pa si, ano ko, utol ko. Busy pa si Ton. Saan kaya siya punta? Matignan ko nga sa kabila. Properties ng sili. Google natin, no? Pag nababasa niyo yung mga properties ng sili na nilalagay ko dito sa link ko, dito sa aking videos, ma... Tal! 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 Natutuwa kayong kumain lalo ng sili. So anyway, guys, thank you guys. Till next time. Salamat pa, share pa, like, and pa comment down below kung anong gusto nyong plants na i-feature ko next time. Thank you. Andito na pala yung utol ko. O, Tal, sandali lang. Pupunta na ako dyan. O. Tuloy ka. Hello, Tal. O, nag-ready na ako ng outfit ko, diba? Pang-garden na pang-garden. Nagdala rin ako ng gunting kasi nakita kita. Nagpuputol ka ng sili mo dyan. Tulungan na kita. Para meron na rin akong sili. Langa, Tal.